Mabigat talaga sa pakiramdam na magiging pulis ang iyong anak balang araw. Delikado kasi talaga ang trabahong ito dahil sila ang lumalaban sa mga masasamang tao. Ngunit pipigilan mo ba ang iyong anak kung ang pagiging pulis balang araw ang kanyang pangarap? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Palaging nagtatalo ang mag-asawa dahil sa pangarap ng kanilang anak. Batang-bata pa lamang kasi si Cardo ay gusto na niyang maging isang pulis balang araw. Tay, paglaki ko po ay gusto ko po na maging isang magiting na pulis. Huhuliin ko po ang mga masasamang tao upang maging tahimik po ang ating bayan. Masayang sabi ng bata sa kanyang ama. Aba naman anak, kung ano ang iyong pangarap ay handa kong suportahan. Maganda naman ang hangarin mo para sa ating bayan. Nakangiting sagot ni Mang Aurelio. Nang marinig ng babae ang usapan ng kanyang mag-ama, ay agad itong kinausap ang kanyang nag-iisang anak. Cardo, hindi ko gusto na maging isang pulis ka. Hindi mo ba alam na napakadelikado ng ganyang klaseng trabaho? Baka kung ano lang ang mangyari sa'yo, seryosong sabi ni Aling Lisel. Pero mahal, Diyos lang ang makapagsasabi kung hanggang saan ang buhay ng isang tao. Wala naman sigurong masama kung yan ang pangarap ng ating anak. Sagot ni Mang Aurelio. Nang dahil doon ay nagtampo ang batang si Cardo, kaya pumasok na lamang ito sa loob ng kanilang kwarto. Nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang mag-asawa tungkol sa pangarap ng kanilang anak. Aurelio naman, hindi ka ba nag-aalala sa ating anak? Hindi mo ba siya mahal? Baka masayang lang ang lahat ng kanyang pinag-aralan kung sakaling may masamang mangyari sa kanya balang araw. Seryosong sabi ng babae. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang suportahan ang ating anak. Oo nga, at ang pagiging pulis ay isang delikadong trabaho. Pero hindi mo ba naiisip na wala naman tayong dapat na ipag-alala? At higit sa lahat, ay wala namang masama sa pangarap ni Cardo. Sagot ni Mang Aurelio. Sa mga oras ni ito ay mas lalo pang lumala ang pagtatalo ng dalawa. Hindi talaga payag si Aling Lisel sa bagay na ito at ang gusto ng babae ay ang maging isang kilalang doktor ang kanyang anak. Bakit hindi mo na lang sabihin sa ating anak na mas mabuti pa na maging isa siyang doktor balang araw? Sa trabahong ito ay masasabi nating ligtas ang kanyang buhay at hindi tayo makakaramdam ng pag-aalala, sabi ni Aling Lisel. Hindi pa rin magkasundo ang mag-asawa dahil magkaiba sila ng paniniwala sa buhay. Sige, pero para sa akin ay kung ano ang gusto ni Cardo, ay yun ang susuportahan ko, sagot ni Mang Aurelio. Umalis na lamang ang babae sa harapan ng kanyang asawa dahil talagang nakakaramdam na ito ng sobrang pagkainis. Maya-maya lamang ay lumabas si Cardo sa kanyang kwarto at pinuntahan nito ang kanyang tatay. Tay, bakit po ayaw ni nanay na maging isa po akong pulis sa aking pagtanda? Ito po talaga ang aking pangarap, inosenteng tanong ni Cardo. Dapat mong maintindihan ang nanay mo anak dahil nag-aalala siya sa'yo. Pero anak, kung ano man ang gusto mo, ay yun ang sundin mo. Pangaral ni Mang Aurelio. Nasa elementarya pa lamang ang bata pero hindi na maalis sa isip nito ang bagay na gusto niyang mangyari sa kanya. Nag-aaral ito ng mabuti para matupad niya ang kanyang pangarap. Lumipas ang mga taon ay nasa high school na si Cardo. Patuloy siyang sinusuportahan ng kanyang ama sa kanyang pangarap, ngunit patuloy din naman siyang pinipigilan ng kanyang ina. Sa totoo nga ay malapit na siyang tumungtong sa kolehiyo, ngunit hindi niya malaman kung sino ba talaga ang kanyang susundin. Habang naglalakad si Cardo papasok sa kanilang eskwelahan, ay bigla nitong nakita ang isang matandang babae na pinagnakawan ng isang grupo ng kabataan. Kitang-kita niya na hinablot ng mga ito ang gamit ng matanda. Narinig niya ang pagsigaw ng tulong nito, kaya walang nagawa si Cardo kundi ang habulin ang mga magnanakaw. Ilang saglit lamang ay naabutan nito ang tatlong lalaki na kumuha sa mga gamit ng matanda. Ibalik niyo na ang kanyang mga gamit. Hindi ko naman gusto ng gulo, pero hindi tama ang ginagawa niyo, matapang na sabi ni Cardo sa tatlong binata. Hindi mo ba nakikita na tatlo kami dito? Nagpapakabayani ka ba? Umalis ka na kung ayaw mong madamay pa dito, natatawang sabi ng isang lalaki. Ngunit hindi nagpatinag si Cardo at nilakasan niya ang kanyang loob. Pakiusap,
pwede naman kayo magtrabaho ng marangal. Ibigin nyo na sa akin ang kanyang gamit at pangakong hindi ko kayo para isumbong sa mga pulis. Sagot ni Cardo. Nang dahil doon ay nakatikim na ng isang suntok sa mukha ang binata. Walang nagawa si Cardo kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakipagbasag ulo ito sa tatlong magnanakaw at maya-maya lamang ay nakita ito ng matandang babae kasama ang mga pulis. Hello, kayo po ba si Mrs. Lisel? Kayo po ba ang nani ni Cardo? Tanong ng pulis sa telepono. Opo, ako nga po ang nani ni Cardo. Sino po kayo at bakit po kayo napatawag sa akin? Tanong ng babae. Isa po akong pulis at narito po sa police station ang inyong anak. Kailangan ko po kayo makausap. Sagot ng pulis. Talagang sobrang kumabog ang puso ni Aling Lisel at kinuusap nito si Mang Aurelio tungkol sa bagay na to. Kinakabahan ang mag-asawa dahil baka may hindi magandang nagawa ang kanilang nag-iisang anak. Lumipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa police station at nakita nila si Cardo na puro pasa sa mukha at putok pa ang labi. Anak, ano naman ang ginawa mo? Di ba ang sabi ko sa'yo ay huwag kang gagawa ng masama? Galit na sabi ni Aling Lisel. Bigla namang sumingit ang pulis sa kanilang usapan. Naku ma'am, nagkakamali po kayo. Isa pong bayani ang inyong anak. Nakahuli po kami ng tatlong magnanakaw nang dahil sa kanya. Wala siyang takot na nakipagbasag ulo sa tatlong lalaki. Paliwanag ng pulis. Si Mang Aurelio naman ay hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Para bang sobrang proud nito kay Cardo dahil matapang nitong hinarap ang tatlong magnanakaw. Agad nitong niyakap ang kanyang anak at kinausap tungkol sa bagay na to. Anak, sobrang tapang mo naman. Walang mali sa iyong ginawa. Pero sana sa susunod ay mag-iingat ka. Huwag mo isipin na mali ako dahil para sa iyo rin naman ang sinasabi ko. Pero anak, humahanga talaga ako sa iyo. Masayang sabi ni Mang Aurelio. Lubusan rin ang pasasalamat ng matandang babae sa ginawang kabayanihan ng binata. Iho, maraming salamat ha. Ito nga pala ang pera bilang gantimpala ko sa iyong ginawa. Masayang sabi ng matandang babae. Naku, hindi na po kailangan lola. Masaya naman po ako sa aking nagawa. Hindi ko po masasabi na isa itong kabayanihan kung tatanggap po ako ng pera. Nakangiting sagot ni Cardo. Lumipas ang mga oras ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Hindi na rin nakapasok ang binata nang dahil sa nangyari kanina. Sa pagpasok pa lamang nila sa kanilang bahay ay agad nagtaas ng boses ang kanyang nanay. Aurelio, pagsabihan mo nga yung anak mo na huwag nang pumasok sa mga gulo. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pag naging isang pulisyan ay magiging delikado ang kanyang buhay. Galit na sabi ng babae. Pero mahal, maayos ang ating anak. Wala namang masama sa kanyang ginawa. Hindi ka ba proud sa kanya? Isipin mo ba naman hindi siya natakot kahit tatlong magnanakaw ang kanyang nakalaban? Nakangiting sagot ni Mang Aurelio. Rinig na rinig ni Cardo ang usapan ng kanyang mga magulang, kaya lumbas ito upang pigilan sa pagtatalo ang kanyang mga magulang. Cardo, kung magpapatuloy ka sa pangarap mo na maging isang pulis, ay hindi na kita pag-aaralin sa kolehiyo. Seryosong sabi ni Aling Lisel. Talagang nanlambot ang binata nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Pero nay, gusto ko po talaga na maging isang pulis. Wala na po akong ibang gusto. Nakikiusap po ako sa inyo. Lumuluhang sagot ni Cardo. Wala ka nang magagawa pa. Iniingatan lang naman kita anak, kaya sana naman ay sundin mo ang mga sinasabi ko sa'yo. Pwede ka pa namang magkaroon ng ibang pangarap sa buhay. Paliwanag ni Aling Lisel. Lumipas sa mga buwan ay isang matinding problema ang dumating sa kanila. Nagkaroon na malubhang sakit si Mang Aurelio na pwedeng tumapos sa buhay ng lalaki. Anak, hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng mangyari sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang proud ko sa'yo. Pero ang aking kahilingan ay ang matupad mo ang iyong pangarap na maging isang pulis balang araw. Mahinang sabi ni Mang Aurelio. Kinabukasan ay dumiretso si Cardo sa ospital upang bisitahin ang kanyang tatay. Naabutan na lamang niya ang kanyang ina na umiiyak na malakas. Agad siya nitong nilapitan upang ipaalam ang isang masamang balita. Anak, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Tibayan mo ang iyong loob.
Cardo, wala na ang tatay mo. Umiiyak na sabi ni Aling Lisel. Tinigasan ng binata ang kanyang sarili at kahit na isang patak ng luha ay walang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ipinapangako niya sa kanyang sarili na tutuparin niya ang kanyang pangako na magiging isang magiting siyang pulis. Nilapitan nito ang katawan ng kanyang tatay upang marahang kausapin. Tay, salamat po sa lahat. Hayaan niyo po at hindi ko po kayo bibiguin. Mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa pagsuporta sa aking mga pangarap. Seryosong sabi ni Cardo. Kahit wala na si Mang Aurelio ay hindi siya pinanghihinaan ng loob. Pinanghahawakan niya ang pakikipagtalo nito sa kanyang nanay na suportahan niya ang kanyang kagustuhan sa buhay. Lumipas pa ang mga buwan ay nakatapos na si Cardo sa high school kaya malapit na siyang tumungtong sa kolehiyo. Talagang kinakabahan ng binata dahil baka hindi siya pag-aralin ng kanyang ina. Nay, kukuha po ako ng kursong criminology at ipagpapatuloy ko po ang aking pangarap. Seryosong sabi ni Cardo. Pero alam mo naman na may kasunduan na tayo. Kung gusto mong mag-aral ay magsikap ka sa iyong sarili. Matipid na sagot ni Aling Lisel. Nang dahil doon ay hindi na nakapag-enroll pa si Cardo sa kolehiyo at nagtrabaho na lamang ito sa labas. Gulat na gulat naman siya nang bigla niyang makita ang matandang babae na kanyang dating natulungan. Iho, nagtatrabaho ka na ba? Bakit hindi ka nag-aaral? Tanong ni Lola Veronica. Ipinaliwanag ng binata ang dahilan kung bakit hindi na siya pumapasok sa eskwelahan. Lalo pang nagulat si Cardo nang dahil sa sinabi nito. Kung ganun, ay ako na ang magpapaaral sa'yo. Sana naman ay tanggapin mo ang aking alok. Hindi ka naman ang hihingi sa akin ng tulong. Gusto ko lang talagang gawin ang bagay na ito. Nakangiting paliwanag ng matanda. Hindi na nagdalawang isip pa ang binata at agad nitong tinanggap ang magiging tulong sa kanya ni Lola Veronica. Lumipas ang isang taon ay nakapag-aral si Cardo. Hindi makapaniwala si Aling Lisel dahil nakaya ng kanyang anak na makapag-enroll sa kolehiyo. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero balang araw ay malalaman mo rin na tama pala ang sinasabi ko sa'yo. Seryosong sabi ni Aling Lisel. Opo, Nay, huwag po kayong mag-alala sa akin. Palagi po akong mag-iingat at hindi ko po bababayaan ang aking sarili. Sagot ni Cardo sa kanyang ina. Sa loob ng mahabang panahon ay pinagsisikapan ng binata na makatapos sa kanyang pag-aaral. Kasabay nito ang pagiging malayo ng kanyang loob sa kanyang ina. Hindi pa rin kasi matanggap ni Aling Lisel na tinutupad ng kanyang anak ang kagustuhan nitong mangyari sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy ang pag-aalala na baka may mangyaring masama kay Cardo. Isang araw ay aalis ang binata upang pumasok sa eskwelahan. Nay, papasok na po ako. Paalam ni Cardo. O sige, ikaw na ang bahala at huwag ka na magpaalam sa akin tuwing papasok sa eskwelahan. Wala ka namang pakialam sa mga payo ko sa'yo. Sagot ni Aling Lisel. Sa eskwelahan ay hindi nakikipagbarkada ang binata. Magaling naman siyang makisama ngunit inuuna niya talaga ang kanya pag-aaral. Sa unang pagkikita pa lamang kasi nila ay nakilala na siya ng mga estudyante doon dahil dati ay kumalat ang balita na nagpakabayani siya upang mahuli ang tatlong magdanakaw na binata. Tara Cardo, mag-inuman naman tayo kung minsan. Gusto naming marinig ang mga kwento mo kung paano mo kinalaban yung tatlong lalaking magnanakaw. Masayang sabi ng kanyang kaklase. Pasensya na talaga pero hindi ako pwedeng mag-inom. May nagpapaaral lang kasi sa akin kaya kailangan ko mag-aral kahit sa aming bahay. Pwede ko namang ikwento sa inyo bukas. Nakangiting sagot ni Cardo. Lumipas pa ang mga taon ay tinitiis ng binata ang lungkot na kanyang nararamdaman. Kahit sa meeting o kung anumang kaganapan ay hindi pumupunta ang kanyang ina. Kahit na isang beses ay hindi siya sinusuportahan ni Aling Lisel kahit na may mga papuri siyang natatanggap sa kanilang paaralan. Pero para kay Cardo ay mapapatunayan niya rin sa kanyang ina na walang masama sa kanyang ginagawa. Isang araw ay dumating na ang kanilang graduation, ngunit hindi pa rin umattend ang kanyang nanay. Sa mga oras na yon ay sobrang lungkot ni Cardo at mabuti na lamang ay dumating si Lola Veronica. Ito ang nagsabit ng medalya sa binata dahil siya ang nakakuha ng pinakamataas na karangalan. Cardo,
Hindi ako nagsisisi na pinag-aral kita. Salamat sa iyong kasipagan at ang pera na aking mga ginastos ay hindi mo talaga sinayang. Masayang sabi ni Lola Veronica habang sinasabitan ng medalyang binata. Maraming salamat din po, Lola. Hindi po tayo magkadugo pero tinulungan niyo po ako. Naluluhang sagot ng binata. Lumipas pa ang isang taon ay nakapasa na si Cardo sa exam at nakatapos na rin siya sa training. Sa ngayon ay isa na siyang ganap na pulis. Anak, wala na akong magagawa pa. Palagi ka nalang mag-ingat. Malamig na sabi ni Aling Lisel. Opo, Nay. Pangako pong palagi ako mag-iingat. Sagot ni Cardo. Hindi maipaliwanag ng matandang babae kung ano ba ang kanyang mararamdaman. Hindi ito natutuwa dahil ayaw nitong may mangyaring masama sa kanyang anak. Isang araw ay biglang sumiklab ang isang malaking sunog nang dahil sa pagputok ng tangke ng gasol. Sigaw ng sigaw ang isang mag-asawa dahil naiwan nila ang kanilang anak sa loob ng malaking bahay. Wala pang mga bumbero doon dahil biglaan talaga ang pangyayaring ito. Walang nagtangkang tulungan ng mag-asawa dahil imposible na talaga makapasok sa loob ng bahay. Punong-puno na ito ng usok at binabalot ng apoy. Kahit na rin si Cardo ay kinakabahan dahil baka hindi na siya mabuhay kung sakaling iligtas niya ang bata sa loob ng bahay. Napatingin na lamang siya sa kanyang uniforme dahil ang gusto niya talaga ay ang maging isang bayani. Ano pa ang silbi ng aking pagiging pulis kung matatakot akong ibuwis ang aking buhay para sa mga tao nangangailangan? Tanong ni Cardo sa kanyang sarili. Hindi na nagdalawang isip ang binata na pumasok sa loob. Walang takot itong sinalubong ang malakas na apoy. Binasa nito ang kanyang uniforme upang maproteksyonan ang kanyang sarili. Sa isang sulok ng bahay ay narinig niya ang boses ng bata na umiiyak at humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon ay lapnos na ang kanyang mga balat, ngunit hindi niya iniisip ang hapdi at sakit na kanyang nararamdaman. Nagsigawan naman ang mga tao habang daladala ni Cardo ang bata sa paglabas nito ng bahay. Ngunit bigla na lamang natumba ang binata pagkatapos ng lahat ng ito. Anak, sobrang proud ako sa iyo. Salamat dahil kahit hindi na kita kapiling ay tinutupad mo pa rin kung ano ang pangarap mo. Isa kang magiting na bayani, anak, nakangiting sabi ni Mang Aurelio. Maya-maya lamang ay biglang nagising ang binata matapos niyang makita ang kanyang ama. Teka, nasa langit na ba ako? At ano kaya ang nangyari sa akin? Tanong ni Cardo matapos niyang makita ang isang puting kwarto. Maya-maya lamang ay narinig niya ang boses ng kanyang ina. Nagmamadali namang tinawag ng kanyang nanay, ang doktor ng ospital. Punong-puno ng benda ang katawan ng binata dahil nasunog talaga ang kanyang mga balat. Himala talaga ang nangyaring ito. Hindi ko inaasahan na mabilis siyang magkakamalay matapos ang nangyari sa kanya. Gulat na sabi ng doktor. Lumipas ang mga buwan ay nakalabas na sila sa ospital. Binigyan ng parangal si Cardo at talagang maraming tao ang humanga sa kanya. Nakatanggap din siya ng malaking halaga ng pera dahil ang lalaki pala na ama ng bata ay anak ng isang mataas na politiko. Sir, makakapasok pa po kaya ako sa aking trabaho? Nag-aalalang tanong ni Cardo. Pasensya ka na, Cardo, pero hindi na. Pero huwag kang mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang pagsweldo mo kahit hindi ka na nagtatrabaho. Sagot ng isang pulis. Itinaas din ang kanyang ranggo bilang isang bayaning pulis. Nakilala siya ng maraming tao nang dahil sa kanyang ginawa. Kumalat din ang balibalita pati na rin sa social media at in-interview din siya sa TV para ikwento ang kanyang ginawang kabayanihan. Kung buhay lang sana si tatay, ay matutuwa siya sa aking nagawa, sabi ni Cardo sa kanyang ina. Iyak naman ang iyak si Aling Lisel at niyakap nito ang kanyang anak. Cardo, anak, patawarin mo ako kung hindi kita sinuportahan. Pero ngayon ay sobrang proud ako sa'yo. Tinitingala ka na ng maraming mga tao. Pasensya na, anak, dahil nagkamali ako. Umiiyak na sabi ni Aling Lisel. Masayang masaya ang binata dahil kahit sa huling pagkakataon ay natanggap siya ng kanyang ina. Isang araw ay napagdesisyon na mag-ina na mamasyal sa malayong lugar.
Nagulat na lamang ang dalawa nang lapitan siya ng mga bata. "Diba, kayo po si Kuya Cardo? Gusto rin po namin na maging isang pulis balang araw," masayang sabi ng mga bata. Bigla namang sumingit si Aling Lisel sa sinabi ng mga bata. "Oo, siya nga si Cardo. Maganda ang pangarap niyo. Huwag niyong hahayaan na may makasira sa inyong mga pangarap," nakangiting sabi ni Aling Lisel. Napangiti na lamang ang binata sa sinabi ng kanyang ina. Wala na silang ibang ginawa kundi ang mamasyal kung saan saang lugar, at kahit saang lugar ay marami ang bumabati sa kanila. Ang pangarap ay pangarap, at kung gusto mo itong matupad ay gawin mo ito ng buong pagsisikap. Hindi mo masisisi ang isang ina kung ito ay nag-aalala. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay tama ang pigilan ng isang pangarap. Dapat mong isakripisyo ang iyong sarili para sa kagustuhan ng iyong anak, hanggat wala naman itong ginagawang masama. Palagi tayong magtiwala sa Diyos dahil siya lamang ang nakakaalam kung hanggang saan ang buhay ng isang tao. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya, at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po, at God bless us all.